Maganda yung soil nila rito, kaya maganda ang mga ano. At saka yung naka-assign ko dito, mahusay mag-alaga. Asan ang mga adlay ni ano? Ayan po nga, malambot na. Ayan yung mga susong kalabaw po, kaya ala, wala pang bunga. Kapartner daw ng bayag-usa, sabi nila. Ah, mahinog na. Ay, mahinog na. Yan po ba yung hinog, ma'am? Malambot na ba? Ay, kung malambot na, baka mag-try tayo isa. Ano po ito? Ananas po. Ananas. Ayun o, oh, yung kaya ba? Kaya? Baka malaglag ka. Ba, eh, ang ganda nitong nasa, ano, ang laki. Pwede na siya pitoxin, ma'am? Hinog na? Pero maano na siya, Nick, malambot. O, oh, pareho lang katulad ng nun. Maano pa, matigas pa. Parang mas marami yung agarwood mo kaysa kay... Hindi ko po alam. Picture ko lang siya nakita. Opo. Isang malit lang na area na ganun. Siksik sila eh. Ito po kasi talaga dito, ang dinala natin ay 1,000 plus, no? 1,200 po may gitna. Oo. Kaya lang syempre, marami na po mortality rin. Kasi nangyari dito, nung tinanim namin, hindi pa namin masyadong kabisado kung paano dapat gawin. So, talaga maraming mortality. Pero, later on, we understood kung paano. Then, nag-share din ako kay Doc M para sa ibang mga nagtatanim na sabi ko ganito ang style. Kasi if I'm not mistaken, sabi ni Doc, parang isa ako sa pioneer niya na ano eh, yung first tree daw na nagtanim. But during that time, I did not know about the business. Alam ko lang kung ano siya, but I didn't know that they were forming a sistema. Tapos na pala. Tapos ganun kanami yung tinanim mo, hindi mo alam na. Hindi ko alam. Pati po yung ano, mine. Pati yung balilamok. Sabi niya saan, saan mo kinuha yung balilamok mo? Sabi ko, may nabilan ako daw kasi nagre-research ako ng mga halaman. Eh, gusto ko yung balilamok. Sabi, ang galing mo ha. Sabi niya ganyan, naitanim mo na. Kami, idea pa lang sa amin, sa'yo nakatanim na. Available na po ang Agribusiness merch sa Shopee. Ang link nasa sa description box. Ang karamay. Ang karamay. Kunin mo na lang. Dali mo dito. Hindi parang sila nakakita nung kung ano yung kamyas na karamay. Bilog na maliliit. Opo, bilog na maliliit. Madaming bunga siya ngayon, ma'am. Oo nga. Dati po. Hindi, nag-mature na kasi siya eh. Malaki na po kasi yung puno. Yung ibang ananas, wala, meron ng bunga. Ito po, ma'am. Ayan po, ma'am. Ah, ito pala marami rin bunga. Opo. Meron din po siya. Tapos may maliit pa po. Ano ito? Nagpapalit ng dahon? Ananas din? Libas po. Libas ito? Opo, libas po, ma'am. Bakit yung libas natin sa taas, ano? Hindi, hindi lumalaki, pero ano, eto po yung, asan si ma'am? Ma'am, ito sabi mo, hindi ka nakita ng kamyas na bilog, yung karamay. Eto. Ay, si, ano? Ay, patingin lang muna sa camera. Ito yung, kamyas na bilog. Pwede mong ibabad yan sa suka. Maganda siyang, yung ibinobote-bote nila yan eh. Ginagawang pickles. Suka. Babad mo sa suka. Pili pickles nila yan. Ganda ng farm? Pa? Ang ganda ng farm, ma'am. Ang linis. Thank you po. Eh, masisipag itong mga boys natin dito eh. Ay, ma'am. Susong kalabaw po. Ay, na nga. Sabi ko, partner ng bayag-usa. Ma'am, hindi pa tapos na mo. Oo nga, hindi pa natapos ni Mang Nelson. Ipapaangat natin para medyo tumaas siya. Malagyan natin ang upuan sa ilalim. Maganda tambayan. Oo nga. Gano'ng kakadalas dito, attorney? Ah, pinaka... Weekends? Apo, hindi po. Once a week. Usually weekdays. Kasi pupunta ako dito, nagme-meeting kami. Eh, pag weekends kasi madami tao. So, hindi sila maka... Wala silang lugar. Mm-mm. Walang time. Eh, ayoko naman maka-istorbo sa kanila. That's why I come here during weekdays. So, ayan. Ito nung araw, puro anggor na ganyan. Makikita mo lang na natira.
Pero little by little, inaalis na namin kasi pag bumuwal siya, nadadaganan niya yung mga ano halaman. Eh ngayon, since marami na rin kaming tumataas na halaman, inaalis na namin. So ayun, yung halaman na yon, yung gamot sa ubo. Oo, lagundi. Lagundi. So yun din po kasing yung 10 na halaman na approved by DOH. Mm. Nilagay din namin dito para for purposes pag nag-school tour, bukod dun sa mga bulaklak na nasa coins, yung mga halaman din na medicinal, eh, makikita lahat dito. Okay lang po sa inyo na akit dito? Medyo matarik papunta rito. Ay, baka napagod na ba? Hindi. Okay lang. Nagsiselfie. Ah, nandito na palagi tayo sa taas. Diba yun yung malapapaya? Ay, oh, baka nga po. Ito nga po yung mangguro. Ano mo? Yung style ng ano niya. Hmm, parang papaya nga. Malapapaya. Kasama sa mga collection ko yan eh. Ano po yan, ma'am? Malapapaya po. Malapapaya. Malapapaya. Hmm. Isa rin sa native natin, isa sa mga collection ko. Kasama ng mga... Mukhang papayo yung ganun na. Opo, yung katawan. Yung katawan. Mm-mm. But this is ano, magandang hardwood siya. Hardwood? Mm-hmm. Pag ginano mo sir, kala mo malambot, pero pag ginano tigas. Two years pa lang din mahigit. Ah, fast growing. Fast growing din siya, 2.5. Nung tinanim namin niya, ganyan ang kaliit yan. Ang liliit lahat niyan, yung mga nakikita nating puno. Ganun kaliliit yan nung tinanim namin. So ito naman po dito, ang area na to, puno naman to ng mga dita. Mulberry. Meron kami dito, sir, yung mulberry na hindi yung maliliit. Ah, yung mahaba. Ganun, oh, yung mahaba. Sobrang tamis. Yung puti o yung red, ma'am? Red po. Yung red. Kaya lang sobrang tamis. Talaga nang mauumay ka sa, oo, sa lasa niya. Yun, hello. Pahaba. Ah, dito maganda, ma'am. Ganda nito. Pag pinakita ko sa yung doon banda, sir, doon ka matutuwa. Malapit dun sa tangke. Yun ang pinaka-favorite ko na spot. Para sa akin. Pero maganda rin to. Mm, maganda rin. Kasi makikita mo yung ano. Windmill. Mm-mm. Sunset. Tapos makikita mo yung ilog. May ilog sa babayan na malapad eh. Hello. May malaking ilog. Ngayon, tikman mo ma'am ang mulberry, sobrang tamis. Nakakaumay. Ito po ma'am. Try ayan, po. Thank you. Kahit po medyo green. Ang daling ba ito? Ano? Matamis na po siya. Natural yan. Oo nga. Matamis na po siya ma'am. Oo nga. Parang ayun, sukal na. Grabe. Ito ah. Dito po mas malamig, tsaka ito pinakamagandang spot para sa akin. Yes, ma'am. Tsaka flat yung, ito yung binakho na ito ng dating may-ari. Oo. Ang ganda. Yung ba rin yung Tanay Highlands? Oo, oh, yan po. So, yun po yung dinidevelop na yung picnic area. Yeah. Para yung mga tao mainganyo namin umakyat dito so they can see the view. Ganda. Napakaganda po. Ito yung the best para sa akin na spot. Para ibang best. Oo. Ano eh. Talaga? Ito na yung hangin na sinasabi ko sa iyo, Sir Buddy, na okay, oh, eh, masyado para kang tatangayin. Asan na white lawaan? Ah, ito po. Ah. Maliit pa lang. Medyo mabagal siyang lumaki. Slow growing. Slow grower siya. Compared sa batino, at saka itong dita, ang bilis lumaki. Ito ma'am? Oo. Marami pong dita dito because sabi ko nga, kung later on, kung maglalagay kami accommodation, dito ko gusto. So, yung isang klase po ng agar, ito yun, yung mga kumindyana.
Ibang klase to. Iba rin to. Opo. Ito yung mas mataas na grade. Yan dyan na nagulat si Doc M sa akin. Sa meron kang ganyan. Oh, hindi niya alam na may ganyan ako. Saan ko daw nakuha? Sabi ko, bago pa tayo nagkakilala, meron ka na. Agar. Pero hindi. Yes. May bunga na? Apo. Ito po yung may bunga, ma'am. Oo, oh, ito rin. Tsaka yung namunga yan eh. Ah, hilaw pa. Hilaw pa po. Hilaw pa. Ba nakakain, ma'am? Ah, hindi po. Siya po ang ginagamit for propagation. Propagation. So, ang komindyana po ang may ganyang bunga. Yung malasensis, wala yun eh. Dami. Yung iba, ma'am, ayun pa. Sisipul. Ang dami. Ayun pa. Okay. Ganda rito. Sabi ko nga po, hindi ako nagkamali ng pagbili dito. Sobra, sobra, ma'am. At, and for that price, installment pa. Kaya sabi ko, chamba talaga, na-chambahan ko talaga itong property na. And to think, hindi ko pa nakikita itong area na to. Yun lang ang nakikita yun lang ko sa review deck. Kasi ito sobrang sukal talaga, hindi mo maakyat. Nakakatakot, may mga ahas, may ano ganyan. Tapos nung nalinisan at saka ako inakyat, doon ko nakita, sabi ko, oh my God. Sabi ko, napakaganda pala. Sunset. Opo, ayun yung, ito yung may view, ayan o. Oh. Ganda. Dito po, mas malaki oo, ang view ng lake. Mas maganda dito. Kesa dun sa view deck. Ito, diretso yung lake na ganyan eh. Wow. Kung ako magbabahay, dito ako magbabahay, malapit sa tubig. At saan malayo sa guest? Ah, pamalayo sa guest. Papanoorin ko, papanoorin ko lang sila. Dito marami pa ako inaantay ng mga tutubong mga halaman na mamumunga. May mga sea grapes dyan. Hmm. Diba? Tapos yung fig tree. Fig tree? Apo. May namunga na yung fig tree natin dati, diba? Oo. Ang tamis nun eh. Nakakain ako nun eh. Pero ang baba pa nun. Ang alin? Yung fig tree na din po na yun na maliit. Namunga na rin? Apo. Kaso ilang piraso lang. Oo. Itong sea grapes inaantay ko. At saka yung ano, habotikaba. Saan nag-start ang passion mo for endemic at saka native trees? Ah, ano po? Kasi yung nung nag-decide ako na mag-farm, actually, nag-start ako mag-farm matagal na eh, 2010 pa yata. Dalala nung simula ng bata ako, nakamulatan ko yung mother ko, yung family mahilig sa halaman. Yung ano, because of my continuous studying ako, ano yung mga halaman, lagi akong nagbabasa. So I learned na talagang pinakamagandang itanim are yun talagang endemic and native trees kasi talagang adaptable sila and hindi sila mahirap alagaan dahil natural silang tutubo. Hindi kailangan ng fertilizer, ng pesticide because very much adaptable sila. Plus, sila talaga yung akma sa ecosystem. So dun ko po na-realize, sasabi ko then kung if that will be the ano pala, the best way, it is better na kung magtatanim ako, bigyan ko ng priority. But still, of course, I'm still introducing also ibang klaseng halaman para merong maiba. Pero majority, katulad nung nakita nyo, dinaanan natin, talagang halos 70-75% na nakatanim dito are endemic and native trees talaga. Which is true talaga. Itanim mo sila, madali sila mabuhay compared sa mga exotic. Nag-try kami dito. Fuji apple at saka yung persimmon. Eh, parang dadalawang puno na lang yata ng Fuji apple lang natira. Ang persimmon, ewan ko kung may buhay pa. Parang may native na tayo ng persimmon, ah. Narinig ko nga po, pero nakatikim hindi pa na ako. Ah, talaga. Na dun sa, yung may sinunod ako sa Nueva Vizcaya, yung Satsuma Farm, yung oranges, Satsuma Farm. Tapos meron silang wild na nandyan-dyan lang. Mapakla pag hindi siya hinog na hinog. Oh. Pero pag hinog na siya, malambot na siya, matamis. Ah, talaga. Parang persimmon po talaga. Persimmon ang lasa, pero soft. Ah, yung okay. Persimmon na ano, crunchy. Crunchy kasi, yes. Ah. Oo. Soft siya. Yung crunchy, yung hindi pa masyadong hinog, mapakla. Nagpropagate po kaya sila? Baka pwede tayong makakuha niyan. Tanong ko kay ma'am kung... Ang dami yung pinahingi sa atin, no? Asan ba yun? Hindi mo lang tayo nagtabi ng buto. Hindi ko alam kung matanim din ni mama yung dinalak. Sabi ko.
Tatanong ko rin kay mama kung nagbuhay pa yung tatay. I-research ko din yan. Kasi ako naman, continuously, tumitingin ako eh. Pagka normally, may nakita kong halaman na bago. Nueva Vizcaya and Cordillera region. Yung native person natin. Ah, malilit okay. lang. Malilit lang. Masarap, ma'am. Ah, matamis. Hanapin ko nga yan, sir. Buti na banggit mo. Hanapin ko yan. So, yun, yung katulad na nabanggit ko kanina, yung katabi nung flower terraces, kaya siya bakante, eh nilalaan ko talaga yan, gagawin kong displayhan ng mga dragon fruit na iba-ibang klaseng variety. So, sabi ko, para makita na marami palang variety ang dragon fruit. Akala nung iba, yung red and white lang, pink, ganyan. Natikman ko na yung yellow. Yung flower terraces mo pala, mababa mo pala kung pera dito. Opo, mababa pa po yun. Ito pala yung ano. Pero I will make this accessible through yung bridge ng restaurant. Uh-uh. Kasi di ba po, umakyat tayo, hiningal tayo. Pero pag doon ka dumaan sa bridge ng resto, pag akyat mo dyan sa picnic ano na yan, pinalagyan ko ng stairs dito para hindi hirap akyatin. So pag baba po natin, makikita nyo yung stair na yon. Parang wala halos effort. Madaling ano, madaling umakyat, madaling bumaba. But they have to go through the restaurant. Mm-hmm. Ganda ng hangin. So, yan ang talagang hangin ng amihan. Amihan to? Opo. Napapakapit ka talaga dito sa bato eh. Amihan is nanggagaling sa north. So, nanggaling sa China. Yung hangin. Japan, China, kaya malamig. Ito, ganda ng Sierra Madre dito. Kaya lang, nakakalungkot yung iba na pag makita mo yung mga kinakaingin, nakakalbo. Ayun, mga part na yun. Medyo nakakalungkot. Ang kapalit niyan, baha eh. Oo. Sa baba. Sa baba. Sabi ko, pag hindi sila pumigil ng kakakalbo dyan, balang araw, ito lang matitirang green. Ganda. Lamig. Hindi po siya basta hangin lang eh. Talagang may lamig siya yung hangin niya eh. Hindi yung ano lang, dahil malakas lang ang hangin. Huwag mong kalimutan, ma'am, yung bayag-usa natin dun sa baba. Pagbaba. Oo, yung malalaki. Alin ang okay, gustong let's go pa. Akala mo, tatangayin ka eh. Ito, masarap dito pag gabi. Na-try ko dito na makyat nung gabi. Titingin ka lang sa taas. Ang ganda mag-star watching eh. Tahimik, tas ibon lang maririnig mo. Tapos, puro, ano, puro bituin. Bagong gawa rin ito, ma'am. Apo, pinagawa ko kasi para yung mga guests hindi mahirapan. Kasi pag ganito po dumadaos doon sila, mahuhulog sila dyan. Mm-hmm. Alam? Malaki? Pati bulaklak niya maganda, no? Malalaki bulaklak niya. Din ito. Ito pala mas maganda para nito, ma'am. Oo nga. Aba, talaga nga malaki, ah. Oo nga. Bayag usa. Ito ang kapareho na nasa baba. Okay. Pero itong maganda, giant. Ay, malalaki yung. Oo. Pati yung dahon niya iba ano? Opo, ma'am. Ito yata yung sinabi ko kay Ibo na i-propagate. Oh, yan po yan, ma'am. Na po, ma'am. Ah, meron na. Meron na, ma'am. Very good. Kasi itong mas gusto kong dagdagan dito ng tanim. Opo, ma'am. Malalaki talaga. Mm-hmm. Ayun, idadagdag natin doon mga bayag usa. Ayan o, oh. Yung bulaklak. Ah, ito. Ah, meron na. Apo, ma'am. Ah, ito pala, may natira pa. Ito po yung sinasabi ma'am? Namin blackberry jam. Pag binuksan nyo, itim na itim siya na parang jam, pero matamis. Parang blackberry jam. Blackberry jam ang tawag namin. Matamis po na. Ay, diretso po ka dati. Apo to, nakakain. Apo, apo. Parang siyang ano, apis.
Sarap. Hindi pala mo na tinapa. Ginawa po siyang ano, jam. Ginawa na po ni chef. Kasi may time po siya na sobrang daming bunga. Ang dami nila. Pinakuha ni chef, ginawang jam. Eh, gustong-gusto ng mga guests. Tinatanong, sabi, ano to? Sabi niya, yung pong halaman namin sa likod. Swerte naman ng mga nakatikim din. Opo. Eh, pinifeature namin yung mga kakaibang na katanim sa amin dito para magkaroon sila idea. Ah, very good. So, palagay mo, Sir Buddy, matanong lang kita in your opinion eh. Tingin mo ba'y magandang itong idea na gawin siyang parang picnic ground dito sa area na ito? Maganda po. Eh, mga guests kasi, ano eh, gusto nilang upo, lakad, upo. Tama, kasi naisip ko rin sa loob ng restaurant, restricted yung ano nila, galaw. Mm-hmm. So sabi ko, at least kung nandito sila, pwede silang pumunta rito. Eh, ilang ganito, sila, ma'am? Pa? Ilang mga ganito? Sampu po yung igagawa namin. Ganyan, parang ganyan na apa, table ganyan, table ganyan lang. Po, ganyan mismo. Maganda. Ito'y tapos na po. Apa, tapos na. Ganda. Continuous din ang pa-develop mo, ma'am? Paunti-unti po para mas maaliw ang ating mga guests. Itatabo niyo uli yan, Mang Nelson? Para hindi mataas ang hollow blocks? Ito, ma'am. Ito, pati ito. Oo. Para hindi mapatid lang yung tao, masyado mataas. Ah, lalaki? Ah, ito medyo mas malalaki po kesa yung kanina. Malalaki? Kaya lang maraming ano nang... Paano nga ba kainin to? Diretso? Diretso lang po. Ayun po, ganyan po. Kasi parang mangga. Ah, ayan, parang pahutan. Gusto yung parang apple? Apo, yung crab apple. Yung masanitas kanina. Iya, yeah, masarap ito, 'yan. No, gusto ko 'yan. Hindi mo din sa bago. Ah, ito masarap 'to. Hindi mo tinikman 'tong sarap din. Ayan. Yung libas. Ito po yung ano libas. Ang tikman mo kasi kakaiba. Ah, yung ano parang sinigalas? Hindi. Hindi po, iba po. Parang mangga ang lasa ko sa kanya, manggang isa. Hilaw na. Pero hindi sobrang asim. Mhm. Ang galing naman ng ganito. Oh, 'yan native sa atin yung libas. If I'm not mistaken, ang libas, marami yan sa Bicol region. Camarines. Ano yan? Libas po, ma'am. Ha? Ayun dun po. Bakit nag-brown na siya? Wala yung makinis? Magulang-gulang na. Oh, magulang, magulang na. Kasi yung iba niya, kinakain ko, makinis pa eh. Yung loob lang kakainan. Hindi po, kahit po yung balat po. Ano po, ma'am? Ah, ito, masinog na to. Wala parang mangga. Ah, parang mangga po. Hindi, hindi ganong maasim yun. Hindi ako naasiman sa libas yan. Opo, ma'am. Iisaw-saw sa asin. Sarap yan. Parang kaya toyo. Parang mangga. Bago-o. Mangga. Parang hindi nagbablog na parang. Namamas siya. Kaya nga sabi ko sa Sir Buddy, masarap yung pinili mong profession eh. Kasi nakakapasyal ka ng ano. Ang dami ka nakikilala, marami na experience sa mga kakaiba. Sa dami ng farm na binisita mo, eh ano po yung nakita nyo rito na wala pa sa iba? Ayan. Ayan. Ako naman yun ang nagtanong. Exam? Then, para po maalagaan namin na ito pa lang kakaiba sa Gaya. So para pag nag-farm tour kami, we can highlight it. Na ano. Sophia, sagutin mo nga. Isa po siyang farm tour po. Kasi yung farm. Ang nagtutour may ari pero hindi laging present yung walang staff na ready sila. Ah, okay. So sasaktuhan nila na andun yung may ari para matour sila. Ah, okay. Ito, kasama sa experience. At alam ko talaga. Sabihin mo tuturo. Okay.
pwede ko po bang matanong kung anong masasabi nyo sa ating mga farm guide? Oh. Sige. Kasi kami naman ay very open kami to know kung ano, parang yun ang tulong nyo sa amin to let us know kung anong rooms for improvement. Kasi malaking bagay sa amin yung masabi sa amin kung anong kulang, anong dapat, mga ganun po. Direct. Bob, sagutin mo, Bob. Nasagot ko na. Si Dad naman. Ano po ulit yung tanong mo? Sabi mo sa nag-tour sa iyo. Ano sila, well-informed. Alam nila yung, ano, yung sinasabi nila. Ay, opo. Thank you. Salamat po. Thank you, Bob. Alam nila. At alam nila, as in yung nakatanim ng halaman. Yes, oo. Ang isang reason po siguro noon, dahil po yung pinapractice namin na nagtutour, eh yung mga naka-assign doon sa areas. So everyday, alam nila yon kung ano yung mga halaman nila. But yung iba rin, kahit na hindi sila naka-assign doon, tinetrain namin. So ang ginagawa naman namin is may time po na nire-reshuffle namin sila para matutunan din nila ano naman ang tanim doon sa ibang area. So that lahat sila eh alam nila kung ano itong kasi sa lawak din po ng area, hindi namin sila ma-expect na o siya alam mo yung nando doon, si ganito alam mo yung nando doon. So continuous naman po na tinuturuan natin sila para sa kanila ring kaalaman. Sa dami ng makikita mo, natapos mo yung tour, hindi ka napagod. Tapos busog. Ayun! Yan ang pinakamaganda doon, Sir Buddy. Sa dami ng inakyat eh, no? Opo, pero yung sana, ako naman, ang request ko, sana lahat na ipa-farm tour kagaya ni Sir Buddy, ano, na game umakyat, game na ano, kasi ibang guest pag nayayaya mo na eh, ma, mas maganda doon. Ay, mataas na. Ayoko dyan. Nakakapagod daw. Nakakapagod. So, hindi nila nakikita yung katulad dun sa taas. Yan, lagi ko itinuturo sa mga guests. Sabi ko, punta ko kayo doon. Maganda ho doon. Malamig doon. Maganda yung view. Titingnan nilang ganyan. Ay, mataas. So, kaya po nilagyan namin ng stair. And then, tinuturuan na namin na paakyatin dito. Kasi kaprasong lakad lang naman ito. Kaprasong na lang eh. Oo, makikita na nila yung magandang area, di ba? Ah, that will help, ma'am. Pag meron ng ganyan dyan, ang unang objective niya dyan lang. Tumambay. Pag andyan na siya, nakita na niya. Oo, uy, may hagdan. Oh. Bakit may hagdan? Opo. So, yan po din ang one of the reason kaya namin nilagyan ng tables. Kasi sabi ko, ano pong paraan para umakyat itong mga itong? Ayaw nila umakyat talaga. Nanghihinayang ako, napakaganda ng view. Napakaganda ng... Kumbaga po yung feeling na yung experience mo ng nature itself. Kasi para sa akin, yun hindi pa eh. Although maganda siya, pero if you really want to experience nature at its best, ito talaga yung spot. Attorney Pai, tanong ko na lang din. Sa laki ng farm, 7 hectares ba? 8? 6 po. Yung laki ng farm na 6 hectares, hindi biro-biro yung mag-maintain nito. Ano ba ang fulfillment mo? Bakit super linis, super maintain ang farm mo? Ay ang number one po talaga doon na ano, na sikreto ay yung mga farmers natin. Kasi yung commitment nila sa kanilang trabaho, yung pagmamahal nila sa kanilang trabaho. Kaya ganyan. Kasi kahit na po anong sabihin ng may-ari, kahit na anong utos, eh kung wala sa kanilang magsisikap, talagang pagandahin ang kanilang area, eh wala rin mangyayari. So isa yun sa dapat kong pasalamatan sila mismo. Na sabi ko nga sila ang kapartner ng Geyas, di ba? Kaya talagang sila. Salamat po ng marami. Yun ang talagang ano. Oo. Tapos may purpose, no? Yung pagplant ng mga native at saka ano yung term doon sa dito lang nakikita? Endemic. Endemic. No? May mission. Opo, may advocacy may tayo. May advocacy. Na, yes, opo. So parang hindi lang tayo basta nagtanim. Inaaral natin talaga lahat. And yun nga, sabi ko kanina na pina-prioritize natin yung mga endemic and native trees for many reasons. Number one nga, because of the ecosystem, to preserve, to protect them. And then secondly, is para makilala muli
ng natin, mm-hmm. lalo na ng mga Pinoy, sariling atin. Mm-hmm. Kasi nakakalimutan natin, nagtatanim tayo ng mga halaman na galing sa ibang bansa, eh nakalimutan natin sariling atin na napakadami nating species mm-hmm. ng puno. Mm-hmm. More than, if, kung hindi pa ako nagkakamali, eh more than 5,000 species. And sa pagkakaintindi ko po, eh, 1/3 of that are endemic. Endemic. Yes. At yung restaurant ay kakaiba rin yung offer. Mm. Kasi yung tinatanim dito, para makita natin yung mga endemic, andito siya, natitikman natin as prutas. At the same time, pinangahalo yan mm-hmm. doon sa mga recipes, mga pagkain na sinuserve sa restaurant. Tama po. Yung isang kakaiba sa restaurant natin is talagang sinisikap natin talagawing literal yung farm to table na tinatawag. Yeah, totoong so, farm to table. Opo, kaya yung mga dishes natin, although sabihin natin na medyo sounding Americanized or European, pero tinutwist lang natin actually yung local ingredients natin, ina-upgrade natin yung mm-hmm. level. So, as much as possible po, pinipilit namin na yung aming mga recipe will include yung mga nanggagaling sa farm na mga bunga, mga harvest natin. Mm. Yun ang kaibahan ng ibang farm to table. Kasi ibang farm to table, the typical vegetables na nakikita doon, yan ang sinaserve. Dito, yung mga endemic, yung mga first time mo lang makita, like yung katmon, ang sarap-sarap nandun sa pompano, di ba? Tapos nagulat ako yung button na flowers, halaman, kinain ko pala yun. Kanina. Ginagarnish ko natin. Kinain ko pala yun. Totoo po. Kaya, so, doble-doble yung purpose. May advocacy, nakakain ka na, farm to table pa, yung flowers, ganun din. For tourism, nakakain din. Informative. Sobrang ganda, ma'am, ng, ano, naku, ng advocacy ninyo, ng farm ninyo. Thank you po. Thank you. And sana nga po, maikalap natin sa iba. Sana nga magkaroon ng interest din yung iba na itry nila kung anong nakikita dito para malaman din po nila kung ano yung ino-offer namin. Mm-mm. And para ma-experience nila yung tinatawag namin dito, Gaya's Experience. Yeah. Ma'am, madami na ang nakakaalam ng restaurant ninyo, ng farm ninyo. Pero I think kailangan nating i-promote para mas madami pa. Invite natin, ma'am, yung mga viewers natin na pasya lang kayo dito. Oh, yun po. Salamat, salamat, Sir Buddy. At salamat sa pagpunta nyo rito sa mga idol po. Naga-idol kay Sir Buddy, no? mga milyong fans ni Sir Buddy. Yung isa ay nakita pa rito kanina. Yun. Eh, ganun po kasikat si Kuya Buddy natin, ano? Nagkataon, kung may kumain lang dito, nakilala pa siya, nagpa-picture pa, eh, no? So, yung ating pong mga milyong fans ni Sir Buddy, sana po magkaroon kayo ng pagkakataon na mabisita rin po kami dito sa Tanay Rizal, sa Gaya's Sanctuary Farm at ang ating pong restaurant, ang Gaya's Kitchen. Bukas po kami from Tuesday to Sunday. Monday lang po tayo sarado kasi po ito ang general cleaning day natin. And prep probably. Opo, pero pag holiday po, nagbubukas kami if it falls on a Monday. From 7 a.m. po hanggang 9 ng gabi ay open po tayo. And lalo-lalo po, nako, ngayong panahon po ng amihan, Sir Buddy, ito po ang pinakamagandang season na bumisita po dito sa amin. Kasi ito, nararamdaman po natin yung lamig ng hangin ng amihan. Mm-hmm. At meron po kaming mga inihanda rin po dito na mga pwede pong activities ng mga bata at ng pamilya po. Mm-hmm. So sana po, bisitahin niyo po kami at sana po hayaan niyong mapakita rin po namin sa inyo yung ganda ng Gaya's. Ma'am, contact details. Ay, sorry po. You can call us po sa 0999-994-5750 at meron din po tayong Facebook page, Gaya's Kitchen Tanay. Ayan. So, lahat po ng mga information makikita niyo po dyan. Guaranteed po, mag-i-enjoy kayo rito. Maganda ang view, educational, ang makikita mo, at the same time, super sarap ng pagkain. Wow, thank you po. Thank you, Sir Buddy. At ang babait ng mga nasa restaurant. Thank you po. Thank you. Thank you so much. At syempre, ang mga farm workers. Thank you. Okay. Opo. Thank you. Thank you, ma'am. Thank you, sir. Thank you for coming, Kuya Buddy. Opo. Ma'am, thank you so much. Thank you. Thank you for coming. Opo. Thank you. Thank you. Thank you.
Nako, palagay ko sa susunod, ikaw na magko-cover. Kinukonvince ko pa, ma'am. Kailangan ko may ano, meron pong alternate. Ah, opo. To cater the Gen Z and Millennial. Oo nga, tama. Kayo nakakaintindi sa kanila, nagkakaintindihan. So, palagay ko naman eh, mukhang ano na. Ako eh, ano, iba yung audience. Ah, pareho tayo, sir buddy. Oh. Iba na yung audience natin, nandun tayo sa ano eh. Sila, Gen X, Gen Z na pala. Tayo, ano pa ba tayo? Ano ba tayo, ma'am? Ang tawag sa amin, boomer, mas matanda yata yung baby boomer. Pero baby. Kasi yung baby boomers, naabutan yung ano. Anong yung, year yun? Parang ano yung baby boomers, di ba parang mga 90s lang ata, ayan? Mm-hmm. Ay, hindi po. Mas earlier pa yata. Ah, ganun ba? Mas ano, I think 70s, 80s ba? 70s yung flower power yun eh. After naman tayo doon. Ah, okay. mas bata-bata naman tayo doon. Okay. Technology pag baby boomer. Ah, ganoon. Yung nag-uumpisa ang ano, internet. Pero naabutan din yung wala talaga. Ah, okay. Ah, yeah, okay. Oo. Naalala ko yan. Yung malalaking cellphone. Oo, yung mga cellphone na ganyan, yung kalalaki. Yung ganyan, tapos may ganoon siya. Oo, tama. Tama. Ah, yung pala yung tawag, baby boomers. Kaya boomer, kasi dun pa lang yung... Nag-boom pa lang. Dun pa lang kami nag-i-start. Okay. My goodness. Sir, kung gusto nyo, dito na po tayo duman sa loob ng resto. And, baka gusto nyo pong mag-coffee muna before you go? Kahit hindi na po siguro, ma'am. Okay lang po yun? Ah, o sige. O sige po. Water na lang. Aligo kayo. Thank you, ha. Thank you, thank you. Thank you, thank you, thank you. Mamaya tayo mag-meeting. Nanunod kayo, ha? Mamaya tayo mag-meeting after ni na Sir Buddy. Bye-bye! Nako, lalo din po itong mga taga-resto pag nakakausap nyo. Matatawa kayo bilip, sa mga ito. Pero kasi mga traffic. Pinikman lang kami kasi bagong luto daw. Sabi nila pinatikin pa. Ah. Pagkakasya daw po siya. Tsaka po. Pagkakasya po. Direct. Mamaya babalik kami ulit po ng family and friends. Opo, naku, anytime po. Sabihan nyo lang ako, sir. Thank you so much. Thank you. Opo, thank you, ha. Thank you. I hope to see you again soon. Hindi ko na magpo-cover. Parang si Maui ko eh. Ma'am, thank you. Ang ganda nga ng anak mo eh. Thank you po. Smiling po. Sana po makabalik kayo na apo. Hindi naman nagko-cover. Yung apo, relax apo, lang apo. Tayo. Yeah. Tarnie. Thank you po. Thank you po. Thank you po, ma'am. Thank you for coming. Tarina, nice meeting you. Thank you, sir. Sir, bumalik ka na. Wala na tayong camera. Apo. Pantuhan na lang. Sige. Marami pa tayong pag-uusapan sa politika. Politika talaga. At least kahit tayong dalawa na nakaka-relate. Available na po ang Agribusiness merch sa Shopee. Ang link nasa description box. Agribusiness, how it works. Instruct, inspire, succeed.